All right, guys. What's up, everyone? Na-miss ko kayong lahat. Actually, sa totoo lang, hindi naman talaga ako maglalabas dapat ng episode today. Kasi literal, kakabalik ko lang galing airport. Literal, kakabalik ko lang galing sa US tour ko. Kakabalik ko lang. Tapos, two-day USA tour ko. Which, by the way, nag-France pa ako kasi bumili kami ng ano, ng croissant. Oh, anyway, so kakauwi ko lang, naligo lang ako, nag-freshen up lang ako. And then, syempre, nandito yung booty call analyst natin na pwedeng hatakin kahit kailan. Kasi wala tayong choice. Kailangan natin gumawa ng episode. Alright? Because may mga bagay lang talagang hindi pwedeng hindi mo pag-usapan. May mga bagay. Marami rin tayo, alam mo, marami kang gustong sabihin eh. Oo, pare, kailangan eh, kailangan. So, guys, nandito ngayon ulit si Juanito, of course. Papasalamat tayo sa kanya sa oras niya at glad to be back, man. Glad to be back. Sobrang ano, in fairness, marami naghahanap sa iyo na parang, "Uy, si Juanito, di na bumabalik." Sobrang busy kasi ni Juanito eh. But I've been talking to him and we're trying to have him on board a lot more. This time around para makuha natin yung thoughts ni Sabi na kasi ni Mikey, guys, di ba? Alipin ng ayan! Kailangan alipin so, ng selepi. Kailangan lagi meron, nandyan tayo. Oh, kailangan labas tayo ng labas kung san-san para ma-discover tayo, di ba? So, okay, paano ba natin sisimulan to? nasa kakahapon, bro. Ito na lang muna. Nasa kakahapon nung nangyari, bro. Okay, saktong kakatapos lang ng game ng Signal. O, volleyball. Volleyball. Nag-post si Jaggy, kasi kay Jaggy ko pa unang nakita. Check ako IG story. Too much, man. Too much, sabi. Sabi ko, hindi ko pa alam yung context, ha. Hindi ko pa alam yung context. Sabi ko, siya na naman. Question mark. Sabi ko, pero hindi mo pa alam kung gaano kalala. Hindi pa. Sabi ko, kasi mahilig kami manood ni Jaggy ng NCAA. Kung nandito kami sa bahay, sabay kami nanonood din. Lalo na siyempre, bata namin si Will. Eh. Si Will. Basta, pag-lagi kami nanonood yan. Ngayon, sabi ko siya na naman, question mark. Ang reply niya, kuya, ang lala. Tignan mo. So, ako, sabi ko, mag-after game huddle pa kami. Nood muna ako. So, siyempre, tinig ako after game huddle, ganyan. So, after na, tapos na yung signal namin. Tapos na, nag-game huddle na, magpo-post game na kami. Biglang sabi ng player, pucha, grabe. Panoorin nyo to. Tinawag lahat. So lahat kayo nakaganon. So, mundo namin, volleyball. Diba? Ngayon, nakaano kami sa isa. Aba, grabe na natin nangyari. Ano to? Ba't yun ito? So, parang yung unang nakita. Na-imagine ko yung scene. Parang ano, parang ka naglabas ng porno nung grade school tayo. Parang ganun yung dating. Lahat ka. I can imagine. So, yun. Bro, nasa event ako. Kung nasa event ako, tapos kasama ko si Chooks, kasama ko si Eruption, kasama ko si Joro, si CK. So it was a very positive, lively event. As in, kakarating ko lang, picture kami ni Chooks. Nag-video ko kasi nag-message si Polly na parang sabihin mo kay Chooks, dipunggol siya. Hindi ko pa naiintindihan. So sabi ko, bro. So yun yung time na yun na nag-video-video ko, tawanan, ganyan-ganyan. Tapos, pumunta ako sa ano, ganun din, Facebook. Tapos nakalagay, doon sa GMA post, parang punches were thrown. So pinanood ko. Sabi ko, in my head, alam naman natin bro, pag mga ganun, marami naman nangyaring ganito na eh. Well, not at this level nga. Pero meron ng mga suntukan. So in my head, parang, uy, may suntukan. Yung ano ka pa, yung parang, uy, may aksyon. Pero hindi mo pa alam na ganun kalala. So nung pinapanood ko, yung unang scene na napanood ko, wala naman pa nangyayari, di ba? So sabi ko, parang nasa yung suntukan. Eh, tapos naglakad na siya papuntang ano, bench. So, wala naman ah. Pinindot ko ngayon, sabi ko, gano'n pa ba kahaba to? Oh, puta, mahaba pa pala. So sabi ko, puta, ano nangyari dito, bro? So, yun din yung scene. And I gotta admit, I spent siguro 30 minutes. Buti hindi pa nagsistart yung event. Pero CK was also like, uy, anong ginagawa mo? Kasi nag-PR na lahat eh. Sabi ko, sandali lang babe, takay na malala eh. Tapos pinakita ko sa sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, malala talaga, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, kilala pa ako dun sa place na yon as the basketball guy. Kasi lahat iba-iba eh, mas streamers, yes. Ako yung basketball. So maraming nagtatanong sa akin. And I'm like, di ko alam kung ano nangyari. So, anyway. Okay, so ano natin bro? Facts muna tayo. Yung nangyari muna. Kasi
Obviously, di mo napanood yung game. Di mo napanood yung game. Di ko rin di ko napanood yung game. So, napanood natin yung 3 minutes. Diba? Wala pa nung una. Wala pa nung una. Yung unang laban nila sa box out, wala pa. Sa referee siya nagalit. Tama, di ba? Oo, doon siya pumitik. Medyo umamba na siya. Medyo hinihila na siya. Hinihila na siya doon. Pagtayo niya, binangga niya yung referee. Oo. Binangga niya yung referee. Tapos, nag-close up kay Coach Charles. Nag-close up kay Coach Charles eh. So, yun, ano sa'yo gulatin nga? Oo, oh, parang, so parang, sabi ko nga, Coach Charles, alam ko nagugulat ka kasi nakikita mo yung nangyayari. Kami hindi namin nakikita eh. So gusto ko rin makita yung nakikita mo. Kasi nagulat si Coach Charles eh. So totally nawala tayo dun sa frame. Ang balita ko from people inside the arena, nag-aaway na sila nung referee. And then, from Coach Charles, kinlose up ulit si John, kita mo sa mukha niya, sinasabi niya kay Coach Louis, minura ako. Parang ganun, di ba? Minura ako. So, referee pa ang kaaway. Pero syempre, mainit na si John kasi tambak sila eh. Tambak sila, mas mga nilalaro niya. No? Tapos, bumalik na siya doon sa bench. Na-pacify na, di ba? Tapos may tinuturo siya. And then, 2 seconds later, wala na. Umatake na. Blackout, bro. Blackout talaga. Feeling ko, nakalimutan niya na nasa TV siya, nakalimutan niya nasa NCAA ka and all that. So, which we're not justifying, ha? Hindi namin sinasabing excuse yun. Ha? Sinasabi lang namin, yun yung katotohanan. Kita mo naman eh, hindi mo naman gagawin yun kung di ka nag-blackout, di ba? So, fan pala yung kaway niya. Kasi sumugod. Alam mo ba yung, ano ba yung nakalap mo? I'm sure may nakalap. Yun. Parang may nasabi yung fan, talagang blackout. Yeah. Tapos, ang feeling ko na lang, alam mo yun, sa sobrang init ng ulo mo, mm-hmm. palapit din si CSB. Oo. Wala na. Wala na. Ang balita ko, relative daw ng isang player yung nasa likod ng bench. Nung binil. Oo. I actually know kung sino talaga but I don't wanna disclose na. So, relative ng player. I'm just saying relative ng player, ibig sabihin close kasi. So, ganun ka-close, relative. So, relatives ng player nasa likod ng bench, minumura si John Amores dun sa kabila. Tapos parang binabad sign and all that. Yun ang balita ko, ha? No proof. Huwag niyo ako asahan, ha? Bali-balita lang to. Wala tayo CCTV. So yun ang balita ko. Which triggered John to attack. Now, tingin mo ba kung, hindi namin din na-justify, ha? Pero kung hindi sumuntok si Sangko, would it have been the same? Nakita mo ba yung unang sumuntok si Sangko? Sina from Binil, right? Oo. Tama. Patakbo well, si John. Actually, hindi nakatingin si John dun sa bench eh. Nakatingin siya dun sa likod. Nakita ko yun. So, nung tinakbo niya, sumuntok si Sangko. I have a feeling hindi na rin niya nakita. Well, di ko alam ha. But, kasi alam mo yung mainit na yung emosyon mo. Mainit na. Papalapit. So, patong-patong na rin. Binil, mainit din sa kanya. Mainit din sa kanya. Kumbaga, what if hindi rin pumasok si John? Oo naman. Hindi. Hindi just si John. Mali talaga si John. Wala tayong dito. Walang, kumbaga, ina-analyze lang natin yung nangyari. Hmm. Pero, hands down, wala tayong, hindi natin de-defense si John. Di ba? Pero, ang nakita ko was, he was looking at the back of the bench nung umatake siya. Nakatingin siya dun sa likod eh. Oh. And then nung sumuntok si Sangko, dun siya tumalikod. Tapos, wala, sinuntok mo na ako eh. So, puta, habulin kita. So, nung hinabol niya, wala na. Like, collateral damage na lahat na madaanan niya. Kasi si Pastoran, pare, di ba? Tapos, feeling ko yung kay Davis, wala na kasi siya makita eh. Eh, may nakita siyang nakabinil sa tapat niya eh. So, sinuntok niya. Wild talaga, bro. Like, It's not a basketball scene. Sobrang sad yung pangyayari. Malungkot, bro. Malungkot. Sobrang malungkot. Kasi at the end of the day, kahit sabihin nating
ma-sanction si Amores or kung ano man ang mangyari, manumang punishment ang bigay sa kanya. At the end of the day, pag nag-viral itong mga ganitong bagay, nangyari yan sa Pilipinas. Yun pa rin yan eh. Nangyari yan sa Pilipinas. Oh, sa Philippines yan. Oh, yung college league ng Philippines yan, di ba? So, it sucks that that happened. Pero, oh bro, going on a basketball perspective, they're number five. Pare, laban pa sila eh. Di ba? They're not out of the woods. They're not out of the woods. They're two not, games down or two and a half games down lang. Mm-hmm. Amores is part of the rotation. Kaya nga. Basketball-wise, wala talaga. Walang, kumbaga, I'm sure this is the last in JRU's mind at this point. Pero basketball-wise, moving forward, that took a big hit sa Final Four hopes nila. So, feeling ko, hindi na rin nila iniisip yun at this point. Pero like, if you have to be technical about it, basketball-wise, wala na talaga yun. So, now, ano mangyayari dyan? Yan ang tanong. Kasi it's the same guy who punched Mark Belmonte nung summer. Mm-hmm. Off season. And he has a lot of flagrant and like fouls within the season. So, dami technical. Patong-patong. It's not just, you know, if it happened once, ala. Blackout lang, talagang sama ng sinabi ng fan. Yeah. Diba? It's different if iba. It's different kung patong-patong na yung mga ano. And ang pinakamasakit pa kasi dito is yung high school award niya. High school yun, guys, eh. Doon sa mga, syempre, bro, sa totoo lang, ang tindi talaga ng ano eh, no, ng social media. Kasi nahukay nila yon na sportsmanship award siya. High school yun, guys. So, JRU High School siya. JRU Light Bombers pa siya. Dun siya naging sportsmanship award. Hindi pa siya college yun. Kasi 2018, nagko-cover na ako ng NC nun. Wala pa siya nun eh. Wala pa. 19 pa siya pumasok eh. So, yung sportsmanship award niya was in high school. Now, I'll be honest, I used to cover him when he was a rookie. Si Coach Louie na rin ba noon, 2019? Di ba? 2019. Tama. Sina Ray De La Rosa to. Ito yung pre-pandemic, sina Dionisio. And I have to admit, he was always physical. He was always the tough guy na palaban, and like, although nung rookie siya, syempre, rookie ka eh. So, hindi naman siya nag-overboard na nanuntok siya or whatever. But, Paramdam siya, bro. Like, palaban siya talaga. Nung, like, and, at that time, rookie, palaban, magandang bagay yun. Kasi, matapang eh. Pero hindi matapang na palaaway. Matapang in a sense na, parang kalaban niya nun sina Marcelino Twins din ata. Yun na yun, 2019. Laban siya. So anyway, so now, looking forward, ang naiisip ko, bro, I think inevitable na yung ban eh. I think ano na yun, bro? Given. Andiyan na. We're just waiting. I think given yun, bro. We're just waiting. It's not gonna look good if they don't ban him. Put, so, bro, it's overboard eh. The last time this happened to the NCAA, I forget kung ano yung mga sanction, pero parang suspensions lang eh. Mm-hmm. Yung kay Ayak tsaka Mapua. Ayak Mapua. Huwag na natin pangalan, pero Ayak Mapua. Alam ng mga tao yun. Oh, so, nung nangyayari yun, I believe suspensions lang yun. Na-ban ba dun? Si Ayak? Nakabalik. Si Ayak eh, no? Pero first time kasi. But there was a time only 6 players were playing. 6 or 7. Sa UNC. Hindi si San Beda yun. Hindi. Pati si Iyak. Si Iyak ba nag-anim? Oh, kasi nag-bench clear. Nag-bench clear. And then okay. Yung teammate ko nung high school. Eh. Tama. Hindi siya, wala siyang ginawa nun. Siya yung nakalaro the next games. Gets. Biro namin sa kanya nun. Breakout mo na to. So ano siya nun? Ano yun? Suspensions lang. Suspension. Pero suspension. First time yung mga yun. Tsaka parang ang pagkakaalala ko dun, away talaga eh. Oo, basketball. Kumbaga nagka-pisikalan, nagka-tulakan. Oo. Tapos nagka-suntukan. Defend my teammate. So yung Ayak na yon, Ayak Mapua na yon. It was a fight. This one wasn't a fight eh.
This one was bystanders na nasuntok. Oo. Yun kasi parang nag-away kayo, pareho kayong may kasalanan eh. Ito parang mainit yung laro nun eh. Mainit yung laro nun. Ito parang oo. Ito pa pasang assault eh. Oo. Kasi walang ginagawa si Pasturan eh. Walang ginagawa si Pasturan, walang ginagawa si Davis. And if you watch the video, wala kang laban. Unlike nung Ayak Mapua, ay puta nag-aaway sila pareho eh. So kung kakasuhan mo ako, kakasuhan din kita. O di maglaban na lang tayo. So, and also, yung nangyari sa, I don't wanna say na hindi big deal ah, but iba kasi pag nangyari sa NCAA or UAAP. I mean, on that level na may coverage and all that. Now, we've heard a lot of stories or videos of summer leagues. Isa na dito yung sa UP nung huli. Tapos nangyari yung sa Davao dati ng Lasal FU. I don't want this to come out wrong in a wrong way eh. Pero hindi masyadong magte-trend kung minor league. Eh. Yeah, kasi wala rin namang coverage as well. Walang coverage. As the angles we're having. Tama! Walang close up. Diba? And yung mga videos na makikita mo pag summer league, malalayo, pixelated. Now, I'm not saying... Cellphone lang. Diba? Cellphone lang. Hindi ko sinasabing hindi big deal ha, pag nangyari sa summer. Oh. Pero bro, kasi pag summer, ha, ang tawag dito? Ang experience natin pag summer, lalo na pag maliit na gym, mas mainit yung laban. Eh. Kasi walang... Hmm. Wala, kayo-kayo lang nandun. No crowd. Hindi basketball lang talaga. Wala, basketball. Para ka nasa bubble. Para ka nasa bubble. So, hindi mo iniisip na may nanonood. Hindi mo iniisip na may camera, may TV. So, medyo malala yung ganun. Malala din naman. Tapos yung sa Davao nangyari, puro video, di ba? But then again, iba yung nag-away eh, na pareho eh. Iba yung... Ito talaga may laban talaga kung sakali. Kung sakaling... Tip of the iceberg yung ban, bro. This is gonna be scary, bro. Ako malungkot to kasi hindi naman siya wala sa rotation eh. Gets? He has a chance to go next level. Oh, at least MPBL man lang, MPBL. Oh, he's gonna get that opportunity. The guy is a physical guy. Maganda rebounding averages nito. Malaki siya. Malaki siya. Of course, ang nakikita nila was the 1 of 12. Yun yung stats niya kapon. Oh, 1 of 12, 2 points. Pero honestly, he's a good role player. Mm-hmm. That's hindi why it's sad. Ni Coach Louie. Hindi naman. Diba? It's sad because... No, I'm not saying it's sad na naawa ako sa kanya. I'm saying it's sad because this happened in general. And I feel for... CSB. Kawawa talaga yung... Ako awang-awa ako kay Pasturan. Pasturan yung una niyang sinuntok, guys. Yun yung tinakpan ni Kulyar. Now, these guys, kinover ko lahat to eh. Ito lang, no holy season. Sila din kinover ko. So, Pasturan. Kulyar was the one yung nag-cover sa kanya. Si Davis yung... Kawawa yung, din. Yung walang, ano, walang ginagawa. Yung walang kalab, bro. Like, nakatingin siya dito. Pagtingin niya ng ganun. Sucker punch talaga. Alam mo yung, shit, tama na. Ano ba ito nangyari? Bro, and no! Then, nadagdagan pa nung isang, alam mo yung, lumalayo na, and then boom, there's one more na parang, it adds up even more sa, ano ba yun eh? Oh, bro, kasi, kung hindi niya tinamaan si Pasturan, tsaka si Davis, yung dalawang yun ang nagbago sa lahat. Kung hindi niya tinamaan, di could justify, pero hindi, yun yung nagpalala, bro, nung tinamaan niya yung dalawa. Eh. Kasi yun yung bystanders. Eh. Yung Sanko kasi, bro, sa totoo lang, kung nagkaabutan sila ni Sanko, sumuntok si Sanko eh. Away. O, pag sumuntok ka, tapos sumuntok yung isa, Pag nagkakasuhan kayo or whatever ko tawag doon, mag-case kayo, magkademandahan kayo, pareho kayo eh. Pero wala yung nakatayo, bro. Talo talaga, bro. Nakatayo, bro. Bro. Si Sam Pastura nakaganun, oh. Si Davis nakaganun.
So, I don't know what's gonna happen. Wala pa akong balita. But I think tip of the iceberg yung band. Wala yun. Wala yun, bro. Yung band, wala yun. Wala yun, bro. Hindi yun... Ano pa yun? Kiliti pa lang yun, bro. And this is what I'm scared of, bro. Ito, for him. Magjo-join forces yan ngayon. Ang DLSU, CSB, ano naman, isang body yan eh. DLSU. Magjo-join forces yan with UP to do something about it. Kasi, syempre, may kakampi ka na ngayon eh. And, aminin man natin o hindi, UP and CSB DLSU are top schools na may, bro, may hatak yung mga yan. Diba? So, ikaw, ano tingin mo ang mangyayari? Ang ako, I think there needs to be a ban because okay. it could, alam mo, Filipinos don't think the same yet. And what if there's a kid na, uy, kesa... Nakalusot. Kesa sabihin, ay, sama yan. Uy, no, okay yan. Nakalusot eh. Oo, oh, nakalusot. Pinalusot. Eh, ito yung role ko nung high school. Banger ako. Physical guy ako. Yan din gusto ko gawin into college. Diba? Oh, so, trending pa. Trending pa. It needs to set an example na wag. We go to the next level to play basketball. Yeah. Diba? We wanna enjoy the game as it is. Anything else. Yeah. I think the ban is for sure yan. Ako nasisiguro doon ako sa ban. I don't think Coach Tonichi, Commissioner Tonichi will... lalo na si Kume, bro. Si Commissioner Tonichi, sobrang stricto niyan. Sobrang stricto niyan. So, there's gonna be a ban. Now, question. Magkaka-ban ba from other leagues? Yun din ang question. Sa NC, matik yun. Pero hindi rin malayo ma-blacklist yan. Na... any league would be like, ay puta, ayaw namin kunin yan. Pag ginawa namin yan, bad publicity sa amin yan? Or, well, some will say na publicity is publicity. But still, like, ano sasabihin ng tao sa liga mo kung kinuha mo yan? Diba? Especially televised leagues. Like, kunyari, MPBL. Kunyari, MPBL. Yun na lang naisip ko actually. MPBL, PSL, yun, Bismin, yung mga yun. Kasi I'm sure PBA mo kamalabo na yan, bro. Malabo na sa PBA. One yan. One yan, syempre. Malabo yung sa PBA, bro. Malabo. So, tingin mo, may chance eh. Ako, maybe, okay, from NCAA, what I'm seeing is, of course, a ban. Lalo na, it's not his rookie year. I think it's... Third year na? Third, fourth year. He only has a few playing years left. Yeah. So, kung isususpend mo man, wala na rin matitira. Wala na. So, I think, for the other leagues, minimum suspension, siguro, alam mo yun, hindi mo natitingnan na, ayusin mo yung sarili mo. Siguro mga 3-5 years, no? Oo. And then, ayusin mo sarili. You prove yourself that you're a good player. Diba? Yeah. A lot has changed. A lot of players change. Marami akong kilalang, sorry sa term, tirador. Yeah. That, down the road, you realize, that's true. Oh, gusto ko mag-basketball lang eh. Yeah. Diba? Not the ano lang. Diba? Or talagang gusto ko lang I need to control my emotions. Calvin Abueva. Well, Calvin never did it. Actually, oo nga pala yung kay Jones. Terrence. Terrence Jones. So medyo, ano talaga siya? It's possible for people to change. So tama ka doon. Maybe not a ban, but bro, ayusin mo muna sarili mo. Parang, ako, medyo tirador ako nung high school. Medyo. Oh, alam ko. Medyo. Medyo tirador ako ng high school. Gregorio kaya, alam ko tirador ka. Pero coming into college, sinubukan ko pa eh, ang lalaki na talaga eh. Parang ibang ano na ang college. Eh so, I slowly switched into coaching, which yun talaga yung naging ano sa akin na, ituturo ko ba yung mga ginagawa ko dati? Yeah. Diba? At 13 years old, sinapok ko si Terrence Romeo dito sa... Eh, nag-73 kasi kaya sinapok. 83 bro, 83. Yeah, so alam mo yun, coming into ito ba yung gusto kong ituro sa mga bata coming into the next level. Yeah. Diba? So there's gonna be a time where magsasnap yun na I have to learn.
Yeah. I have to learn. I have to be for the better for my, not just yung tirador, for my emotions, yung mga taong sobra. Kasi ito, mix na to eh. Diba? Mix it is emotions. Mix it is emotions. It's probably anger management. Tsaka pa ulit-ulit eh. Oh. Tsaka bro, sa totoo lang ito ah. Sorry ah, but pag minura ka, sa totoo lang, pag minura ka, hindi ka naman magsastop agad eh. Hmm. Ganun ba ka big deal lang? Like, sorry ah to say this, but in times, in today's times, with social media and like everything, maliit na bagay na yung minura ka eh. Sa totoo lang ah, sa totoo lang, straight up, it will not trigger you to do those things. So is it an ego thing na minumura mo ako, kumbaga, 'di ba? Does it enhance your masculinity na ikaw pumapayag na minumura? I'm sure marami na nakamura sa kanya. Pero bakit nung time na 'yon, minura, pinaki siya siguro or whatever, nagwild. So baka nga merong kailangan, you know. So magandang point mo na baka hindi muna ban. Pero I think it should come from him na hindi muna ako maglalaro. Like, hindi muna ako magpapakita. Like, you won't even try yet. Kumbaga, bro, mawala muna yung issue. Mawala yung issue. You go through whatever you have to go through. Mag-reflect ka muna or kailangan meron ka bang pupuntahan na doktor or something. I don't know. And also, paano nga naman kung demandahin? Wala akong alam sa mga lawyers. All what ifs. Oh, hindi, pero wala akong alam sa mga law and all that. But I know for a fact, hindi na normal yun. Pwede mo na talagang i-demanda yun. So ngayon nga, thinking na baka magkampi ngayon yung big schools, kasi nga, oh, kayo rin, kami rin eh. Pending nga yung case namin eh. If I'm not mistaken, si ongoing CUP. Oh, yun nga, ongoing CUP. O ngayon, papasok si CSB. And may power to mga to. And also, this happened on national TV. On a platform much bigger than the naglaro sila sa SGS. Diba? And this is much worse than yung nangyari sa SGS. I'm sorry. I'm not saying di mag, ano, pero ito, dalawang tao. Diba? Lahat na eh. So, baka mag tipon-tipon ngayon. Ako feeling ko may chance. Magtipon-tipon na, tulungan namin kayo. Kasi kami din eh. Tanga yan eh. Di, wala nangyayari doon sa case namin. Ako, sige, tulungan tayo. Gayo, gayo. Eh, the mere fact na nagsalita ulit ang UP, alam mo na eh, na binubuhay nila ngayon. Eh, kung inayos yung case na to. Which totoo. Eh, ako tanong ko bro, shouldn't there be a rule na kung may criminal case, even though hindi pa, like it's there, dapat di ka pwede maglaro. Ganun ba yun? Good point. Actually, hindi kasi siya normal. Hindi naman normal na may case. Dapat yun. Hindi. Dapat yun, no. Huwag naman sana normal. Pero, kasi it depends eh. Let's say sa NBA. Oh, si ano, di ba hindi nakalaro? Si, sino ito yung ngayon? Si, Miles Bridges. Di ba hindi siya naglalaro? Hindi siya naglalaro kasi he was undergoing yung, So, That's in the NBA, but I think it depends on the case. Kasi meron mga DUI, may mga ganyan. Oh, ano pa yun eh. Lusot pa yun eh. So, kasi di ba gaano ka ano ba yung level na natatanggapin natin, yun yung tanong. Anong level? But this is for me, it's unacceptable. It's unacceptable. It's non-basketball related. Wala na to. Ay, sabi ko sa iyo bro, ako nung nakita ko yung nangyari, tapos nung nakikita ko na yung mga nakausap namin sa group chat namin, kasama ko sa group chat, sa isang group chat si Coach Charles, kasama ko yung mga like, di ko na i-disclose yung mga napag-usapan, but huli na sa akin yung karir niya. Yung mga nagsasabi na tapos ang karir niya, guys, totoo yun, pero trust me, wala pa yun. Wala yun sa mga problema bro. Kung yun lang ang problema, puta, okay pa, pero hindi lang yun ang problema bro. Kumbaga marami pang pwedeng mangyari, and I believe a lot of things will happen pa, especially how fresh this is. And also, sorry ah, pero this is more of marketing or promotion. I don't want to call it marketing, but like in a bad way. Walang nangyayari kahapon kundi yun.
May effect yun, bro. Lahat ng tao, dun nakafocus. Iba yan kung may NCAA game, may game 7 ng PBA, may UAAP at Ateneo Lasal, sabay-sabay. Iba yan eh. Ito wala, bro. Walang ibang pinag-uusapan kung bro, hindi ito, yung... Ito. May magandang volleyball game kahapon. Nakalimutan. Everybody's focus wala. Was there. Kahit volleyball. It was a comeback, ha? Comeback kung ganda, bro. Kahit volleyball, kahit doon naka... Oo, bro. Pero so, it can add... Ganun sa ka-issue, eh. Bro, kung nag-post nga si Cian Gaza, bro, eh. I mean, 'di ba? Alam ng mga podcast, alam ng mga nakikinig dito na si Cian Gaza, pina-follow ko 'yan kasi natatawa ako sa mga ibang content niya. Pero si Cian Gaza, more of sa celebrities. Mm. 'Di ba? Celebrity, showbiz, chismis. Bro, parang mag-ano siya na John Amores. Alam mo, bro, wala kumalat. Wala na, ano na, sumabog na. Bro, kasi, I slept na 'yan yung issue. I woke up na 'yan yung issue. Bro, if you look at Facebook, 'yun lang eh. 'Yun lang nakikita mo eh. 'Yun lang nakikita mo. So, this penetrated other markets. Mm-hmm. Kasi sometimes may mangyayari sa basketball, sa atin lang mga basketball fanatics o fast basketball fans. Tayo lang, oy, nakita mo ba yung laro ni ganyan o yung ganyan, 'di ba? Pero para lumabas ka, ibig sabihin niya, it went outside the borders of basketball. So, yung mga nangyayaring pisikalan sa basketball, hindi naman lalabas yan eh. Unless, lumabas ka na sa basketball yung ginawa mo. So, yeah. I'm talagang kumalat. Bro, lola ko this morning. Wala namang kaalam-alam na. Alam. Actually, pare. Pero ano may worry niya? Sabi niya, buti hindi nasa pack si Will. Sa likod si Will. Nasa likod si Will. Nasa likod si Will eh. Now, there are people who are... Meron pa bang nagde-defend sa kanya? At this there point? There are, bro. There are. Sa social media. Meron, sa bro. Social media. That's why I'm surprised. No? Of course, anong justification? Emotions. Baka daw grabe sinabi nung fan. Nadala lang yan. Di ba? So, ako, I don't wanna read them. I don't wanna believe them na bakit ba? Pwede na justify pa. Ang pinaka-ayoko kong nabasa ko, ha. Sinisi yung PBA. Ay man, nabasa ko yun. Nabasa ko yun yung ano. May nabasa ako parang magandang example kasi yung PBA. Ha? Paano na po? Anong kinalaman? Hindi. Yan yung mga gusto lang mag-hate doon. So hahanapin na nila lahat ng bala na pwede nila. Wala namang kinalaman. Hindi, pero meron nga mga nag... Merong mga na-believe. Merong ganun, ha? Madami. Yung... Ang angas talaga, bad boy talaga, wala man lang lumaban sa binil. And this is toxicity in a masculine supporting. We're supporting the wrong the wrong side. It doesn't make you cooler. It doesn't make Saint Binil less cool na hindi sila. Kasi at this point, ngayon, let's just say hindi lumaban yung Saint Binil, wala namang sumuntok kundi si Sangko eh. 'Di ba? Walang bumawi. People, guys who think it's cool will say na walang ginawa yung St. Benil. Mahina naman kay duwag or whatever. Whether it be out of fear or out of ayos sila mag-isip kaya hindi sila bumawi, at this point ngayon, okay sila. Well, of course, except Pasturan and moving forward, wala silang poproblemahing may kaso or ganyan. It's not, kumbaga, you reach a point in your life naman sana na fighting isn't really, like, ayaw mo yung may kaaway ka. Diba? Tsaka ayaw mo yung may nagda-dangle on top of you na may kaso ka or may ganito ka kasi maliit na mundo eh. Maliit na mundo. So, I really, kung yung sinabi ni Coach Charles na he commends his players, I do din. Parang, ganyan naman talaga dapat eh. True. Diba? It should set the example. And you know what? Also, ito ah. If you really think about it also, panalo na yung St. Benil nun. Panalo na sila. Magpa-final, I really believe magpa-final sila this year. I believe nga may chance sila mag-champion eh. So, I know for a fact na, sige na, call them duwag or anything. Pero iniisip din nila yon. Na, bro, lamang tayo.
Number one tayo. Oh, let's just say, mag-take over yung ego ko. Ah, bad boy din ako. Ah, papa, kalaban tayo. Ta-ta-ta-ta. Oh, after nito, pare-pareho tayong suspended. Ano na? Talo pa sila down the road. Talo pa sila down the road. I think merong ano, may factor yun eh. Totoo ba bro? May factor ang pag ikaw yung tambak. Meron na bang lamang na nakipag-away? Wala. Wala. Wala akong maisip na lamang siya. It's just sometimes gusto mo na lang na tambak ako, shit. Oh, wala ka na eh. Wala ko pa. Kailangan pang paramdam eh. Oh, paramdam. Tama. Ano gagawin namin? Tama. Hindi na kami basketball wise. Hindi kami makashoot. Hindi ka namin madepensahan. Ano pwede ko gawin? Alam niya. Alam na alam niya, guys. Guys, maniwala kayo kay Juanito pag sinabi niya yung mga ganyang bagay. Kasi no, high school siya. hindi sila masyado nananalo. Hindi sila masyado. Tapos na ako dyan sa face na yan. Tapos pero at least, di ba? Experience. Di ba? Nakikwento niya kayo yung experience niya na sandali lang, tambak na tayo. Si Terrence, 83 points na. Sandali lang. Ano bang gagawin natin? Ayoko maka-score na to eh. Isang magandang... Ano na, 13 years old. De, pero yun nga, ano ha, hindi namin kinokondone eh. Kaya nga, it's good na meron tayong dating ganun. Na, it's really something na, anybody can change. The question is there still space for him to change? There is. He's young. It may not be on a collegiate level, pero moving forward. Sana, tama ka, hindi mababan sa ibang liga, pero sana he takes time off muna. You know, right now, di ba, mainit pa ulo natin. It happened yesterday. It's not even 24 hours. Mainit pa lahat. Bro, hindi makakalabas. Makakalabas ng bahay muna yun, bro. Right? So, ano talaga, but, you know, thinking about it, like, let's just say a month, 2 months, 3 months, parang ko na-realize ako, ano, mali. And I decided... Sana ma-realize, sana ngayon pa lang na-realize na niya. But it's a slow process which, you know, when it comes to the point, di ba, malay natin, mapanood pa natin sa scene itong buhay ni John Amoros of how a guy changed, proved himself. Diba? We're very much on the side of St. Benilde. And UP, if umabot to sa point na talaga nagkademandahan, we're obviously on that side. Obviously, you cannot justify, you cannot defend kung anong ginawa ni John. No. There's no justification. Wala kang justification dun. Wala kang depensa dun. Talagang mali. Flat out mali. And this is a guy na na-cover ko. Siyempre, pag nasa dugout, nakakausap mo kahit papano, di ba? So, I don't wanna say I feel for him because I really... don't, because masama talaga yung ginawa niya eh. Pero you don't close doors na wala na to, malabo na to. You still hope for the best for him. You still hope for the best. Tama rin, tama. Not on a case na sana makabalik. Hindi ganun. Buhay na niya. Wala na ako dun sa basketball career, bro. Wala na. Kumbaga, sa totoo lang ha, I don't think he's good enough to make the PBA anyway. I don't think he's good enough. I don't think his skill set is not good for his height because he can't be a 4. He can't be a, diba? He's gonna be a small 3. So, basketball-wise, I don't see the PBA naman talaga na... Iba kung nangyari ito sa superstar nung college eh, na parang, puta, sure PBA ito. Hindi, at this point, hindi naman sure PBA. I'm not saying hindi imposible siya mag-PBA, pero hindi rin naman sure eh. So, hindi ko na iniisip yung basketball niya. I think, sana lang hindi siya madali outside, bro. Kasi, dami nakakita talaga eh. Kumalat na eh. Kalat na kalat na eh. International basketball sports, ano? Bro, bangan ninyo, lalabas yan. Diba? Lalabas yan. It has. Meron na ba? May pumikap na? Meron na. Pero alam mo, yung mga nagko-comment, Pinoy pa rin eh. Pero may pipi. Meron na. I've seen two. As in international, bro. I slept around one. Alam mo yun, magkano ano pa eh. Facebook ka pa ng konti eh. Diba? So pag-check ko ng around one, uy, may ano pa dito ah. May international to. Pero pag-check mo kasi yung comment section, puro Pinoy pa rin. Totoo. Pinoy lahat, walang pinipiling comment section yan. Wala. I think,
I think whatever, if you say man na nadala ng emosyon, baka grabe yung sinabi, I don't think any words can justify. True, yeah. Walang words. Walang words ha, na nagkaganon dahil may sinabi ako. I don't think yung mura. I have not heard the story. Let's say may sinabi. I have not heard the story. What may sinabi? It means may sinabi. It's probably not. No, it has not happened in the PBA. Ayokong not as bad. Oh naman, bro. But it happened in the PBA. Pero nalaman natin kung ano yung sinabi. Oh, ito wala. That caused the trigger. Ito wala. Ito ang sinabi it. Lang. Ang balita ko lang, minura. Minura. Hmm. Tsaka binad sign. Not enough. Yun lang. Not enough, bro. I'm sorry. Not enough. And enough. I'm it's not enough. I don't think wala. It's not enough, bro. Wala akong maiisip na yung ano naman ah, yung may konting ano naman. Wag naman yung todo below the belt na tangay na. Wag naman ganun. Pero mura, I don't think it justifies. I lost my cool kasi minura ako eh. Honestly, bro, if you lose your cool kasi minura ka, ego na yun. Ego yun, bro. I'm sorry, but ego yun. If ang mura, mapupunta ka sa state of mind na magbablockout ka dahil sa mura, bro, may something na yun, bro. Ah. Kasi imposible namang ganun kalala ang reaction mo sa mura, 'di ba? So it's something you already have to. It's a problem. Problema na 'yan. Baka nga ego eh. I don't know kung ego, bro eh. Angry yung man, alam mo yung ego na ayaw mo magpalamang, 'di ba? Kailangan lagi angat ka eh. Laging angat ka. Di ako pwede mamura. Pagkatao ko, ano ba 'yung pagkatao ko? Pwede. Eh bilangga niya 'yung referee. Tas minura siya. Umamba siya sa referee. So yung referee. Kaya siya minura ng referee. Pero at the same time, tuwing kailan ka lang nakakakita ng laro na umamba yung player sa referee, wala din naman eh. Wala bro, untouchable ang referee. Kahit ano sabihin natin, untouchable ang referee. Kahit dahil makareklamo. Reklamo, go. Murahin mo. Normal yung minumure. Minumura yan ng mga coaches, minumura ng mga players. Technical ka, ito thrown out ka. Pero pag hinawakan mo na yung referee, ay iba na yun. Tao rin naman yung referee, bro. Kumbaga, murahin mo kung mumurahin mo ako. Sige, murahin niyo ako. Sanay na referee. Pero pag, tao lang din naman yan. Kumbaga, meron din naman yung ano, di ba, hinawakan mo, tinulak mo, inangasan mo or whatever, bumuelo ka or whatever. Papatuyin pa ka ng bola, buti di binigay yung bola. Oo, oh, nakita ko. Yeah, it's something that, you know, it's sad. It was a sad day of basketball yesterday. Sad day of basketball. In Philippine basketball, that was a sad scene. It's something that, you know, and for JRU naman, they really have to do something about it. Sila mismo. Because this isn't the first time. Diba sila din yung nireklamo earlier in the season na sobrang physical. Now, I know that's the brand of basketball that JRU is bringing. That's also a big reason as to why they were successful bago nagkaroon ng COVID whatever problem. Kaya natahinto sila, nasira yung momentum nila. But there was a time, number 3 sila, number 4. During the final so, four. Oh, eh. So I totally understand that it was working on a basketball level because you were physical, matapang kayo, laban kayo. But I think this was the last straw that Coach Louis, I know Coach Louis will do something about this na, oops, alam ko physical tayo, pero hindi naman tayo. Kahit sina Calvin Abueva, hindi naman umabot yan, bro. As physical as the NCAA was during that time, Letran, San Sebastian, San Beda, hindi naman umabot sa ganito, bro. So I think they really need to find the middle of being physical. Yeah, malabo na ito, malabo. Yeah, it's sad. And looking forward. Tignan natin. Now, yesterday was what? Tuesday? Tuesday lang. Right? Feeling on mga Friday, Saturday. On Tuesdays, dalawa lang. As a basketball fan, dapat hindi naman yan eh. Kaya, NBA sa umaga, NCAA sa hapon. So, sabi siya may effect. May effect yun, bro. Ako naniniwala ko may effect. Kasi kung kunyari sumabay nga yan sa kunyari, UP Ateneo, nagkasabay. Diba? Pag-uusapan pa to eh. Ito wala. Focus. Nandun lahat. Nandun lahat, bro. Nandun lahat.
Kumbaga, kung content creator ka, ito yung time na naglalabas ka ng video kasi walang lumalabas. So, ikaw lang maglalabas. Sa'yo lahat. Ito yung, kumbaga, ito yung mga parang plinano mo. Di ba? So, totoo lang. Ito yung parang plinano mo na walang maglalabas. Ah, ako ngayon. Punta para mapansin ako. I'm not saying. Oo, oh, in a positive way, as a content creator, anybody na naglalabas ng mga bagay-bagay, yun yung ano, yun yung, ano tawag dito? Yun yung paraan kung paano ka mapapansin na magsa-stand out yung content mo. Ito medyo masakit talaga. Medyo masakit. So, it is as basketball, what it is. As basketball purists, it's something you don't want happening. Lalo na sa bansa mo. It is what it is. And it's something that we obviously want na gaano katagal, I don't know. Kasi sinabi ng St. Benilde, wala pa silang next move. And from what I heard, by the way, si Pasturan may black eye. Mm. Si Davis nahihilo pa daw until nung nakabalik ng dugout. So, ang alam ko na hospital sila. And yeah, man. Hopefully they're okay. Hopefully they're okay. They're coming to a point na big time ng games nila. Tsaka magaling yung Pasturan, bro. Oo, magaling. Siya nga gumagawa kahapon. Ako personally, I just hope it doesn't, they just go back to just basketball. Kasi it affects you in a different way. Right? Oh. And then you're coming into the Final Four already. Totoo. So I just hope they go back to just, man, let's play. Laro lang. Yung St. Benilde, no? Oo, oh, St. Benilde. Yung JRU, I don't know how they're gonna... Tapos, masama pa yung may sumasayaw. Nakita mo? Plus pa yun. Plus pa yun. Oo, wag naman. It sometimes, mababa na eh. Sometimes kids just don't know when to, you know, this is as, mas malala pa ito sa nag-selfie tayo nung Australia, di ba? I was there, second row, sa likod ng bench. Tapos nag-selfie, di ba? Which got a lot of flack. From the international level, ah. We don't want repeating that. Medyo mas malala to. Tangina, sumayaw, bro. Dalawa sila. Tapos sabi, balita, may picture pa daw sa Pep Squad and all that. Eh. At some point, you gotta take these things seriously. So, hopefully, maayos. Hopefully, may masagot na to in the coming days. And hopefully, John Amores, hopefully, he gets what he deserves. I think he will from this incident. But hopefully, he fixes himself after this. Yeah. There comes a time. Meron talaga mga life-changing experiences talagang tao. Eh. Sometimes, some life-changing experiences happen on camera. Sometimes, it happens off-cam. Swerte yung mga off-cam kasi hindi masyado lumaki. Natuto ka nang hindi ka masyadong... 'Di ba? Eh sa kanya it just so happened, sana ito na 'yon. Kasi kung hindi pa ito 'yon, hindi ko na alam ano. Mahirap na 'to. So hopefully he fixes this fixes himself and then we'll see what happens to the NCAA. Kung anong sagot ng Mancom. Yeah. So yeah. That sucks. So 'yon, we just needed to really put that one out because kailangan natin pag-usapan. Naman. Para naman, hindi rin kasi ako makapag-ano kahapon kasi hindi ko rin alam saan ako magpo-post. Eh. Hindi ko lang paano pag-usapan. At people were asking, hindi ko napanood po. Obviously, napanood ko. People were asking me ang thought process ko. And ganun, malungkot. But, yeah, you can't justify or defend yung nangyaring yun. Diba? So, yeah, ganun talaga ang buhay. Diba? So, hopefully, Coach Charles, St. Benilde, prayers up. Hopefully okay si Jimboy at si Davis. Get well. And then for JRU as a whole, as the school, I know that they don't condone this. I know na malungkot din sila nangyari to. I know na may mga JRU alumni na nakikita ko na very alumnus ako ng JRU pero hindi din yan dapat. And marami tayong kilalang JRU bros. Sina Marvin Hayes, pare, Kagoko, sino? Wilson, marami Coach tayo. Berhel. Coach Berhel, Tay-Tay, Paolo, this is not something they're proud of. I'm very, very sure. Not something they're proud of. So hopefully... JRU is a really good school. That's why I know. That's why I know. They're gonna make
They're gonna make they're gonna do the right thing. They're gonna do the right thing. They're gonna do the right thing. And for John, hopefully you this isn't a bad dream. This isn't a bad dream that you're just gonna wake up from. Hopefully you fix yourself. Hopefully maayos. Kasi sayang eh, di ba? Hindi yung basketball career eh. Sayang kasi bata ka pa eh. Marami ka pa magagawa sa buhay mo. Di ba? So yeah, we'll see. We'll see what happens. So yun. Papasalamat ako sa iyo, brother. At nagpa... Of course, brother. Of course. Good to be back. Pare. Hopefully we'll have you a lot more yes. ano, episodes in the coming yes, weeks. Yes. Okay, so salamat again sa lahat ng support nyo. Hopefully you can continue to support Shoot First. Join Hoop Sub on Viber and also Shoot First gonna be on Facebook. The name is Mikee Reyes. Shout out bro. Go! Sino? Shout out si Owen Suarez. No? One of the players namin sa Signal na nagpakita sa akin ng video. Coach! Alam niya basketball. Coach! Excited na siya eh. Coach, so shout out to you Owen and of course to Baseline Hoops MNL. See you guys soon. Oh yun, oy, follow nyo nga pala at Baseline Hoops MNL, tama? Yes sir. Oh, tas follow nyo rin si Juanito sa Instagram and all that Instagram. Para malaman nyo kung nasan siya. We'll have him more soon and more dito sa Shoot First. Okay, mag-iingat kayo lahat lagi bro. For Juanito Gregorio, the name is Mike Kerr. Take care of yourself, take care of each other. Peace and love, and we'll see you all next time.